Hello po, ma'am. Ah, sir, ano po yan, sir? Live kasi po ako. Ano po yan? Ah. Ah, mamaya na. Mamaya na kasi live ako. Ah, i-share mo yung gusto mong i-share. Oh, sige, baba. Live kasi ako eh. May i-share daw siya. I-share mo na muna. Tingnan ko kung pwede sa live. Para sa mga kabaliwang ito, gising po, Mr. President, sabi ni Alan Saus, Mama Christie, mayayaman kasi sila, kaya okay lang sa kanila mag-lockdown ng matagal. Sarili lang nila ang iniisip, walang pagmamahal sa kapwa. Itong mga leaders natin kasi po, nagsisweldo kasi sila. Mag-lockdown man, hindi sila tulad ng may mga ari, may-ari ng tindahan na may disruption sa kanilang hanap buhay. Yung iba nagsara na nga eh. Ito kasi, gobernador, presidente, vice president, i-lockdown mo man ito kahit 1 year, magsisweldo sila. Allocate sila ng allocate ng fondo. O tingnan ninyo, inag-allocate ng fondo para sa mga hospitals. O kumita sila ng todo-todo doon. Ngayon yung binuntan. What about the ordinary people? Wala, nakanganga. Abutin isang beses, dalawa, wala na. In times of crisis, itong mga nasa gobyerno, kuhan sila eh. Stable sila. Pagdating ng sweldo, sisweldo sila eh. Yung sabi ko nga sa kanila, patagalin pa ninyo. Ang lifeblood po ng gobyerno, taxes, saan galing yon? Hindi man sa gobyerno. Gobyerno magbayad ng boys. Sila yung namamoleksyon ng boys from the private sector. Businessmen. You see? Kung nagsara na yung mga negosyo, anong kukoleksyon ninyo? Anong isisweldo sa inyo? Wala kayong kukobrahin. You have to realize that in the long run. Pati kayo po magugutom. Sisweldo kayo galing sa utang sa IMF World Bank? Paano yung tao? Pag nagutom ang tao, magre-revolution po tayo, magpapatayan tayo rito. Beware of the future because that is the future of this country. In the nations of the world, magpapatayan po tayo. Mamaya, babasahin ko sa inyo ang future. Hindi lang po lindol. Babasahin ko sa inyo for your leaders to realize you are actually sowing the seeds towards destruction. Ano nga yung sowing? Yung pagtatanim? Yun ha, naintindihan na ninyo yun. Sa Bicol po, sa buwang, naghahasik po kayo. Yung ginagawa ninyo, nag-ahasik kayo ngayon ng mga seeds. Anong seeds nga? Seeds sa Tagalog. Nag-ahasik kayo ng mga buto towards destruction. You don't realize it. Enjoy na enjoy kayo ngayon. I-enjoy ninyo. Kasi po, in the future, you'll not enjoy. Sasabihin ko sa inyo ng prangka. Nakasulat siya eh. Nasusulat. Ang ginagawa po ninyo, nasusulat. Hindi po magkakamali ang Word of God. Mamaya, basahin ko sa inyo.
Rosalina Kasoga, Sir Dan, totoo po ba na lumabas itong gamot ng FEI sa ANC? Hindi ko po nakita. Elma Indaya, dami na nga po Sir Dan, kapit sa patalim dahil wala nang makain. Ikaya ang dami ng droga dahil sa hirap ng buhay, nagtitinda siguro. Pagasik ng binhi ng kadiliman. You're sowing the seeds of destruction. Yun ang sabi ko sa inyo. Iinjan ninyo. Kala ninyo yung mga pinag-ipunan ninyo. Lahat yan po mababaon. Kasama kayong mababaon. All of that. Wala kayong pakikinabangan dyan. Wala. Sa lindol nga lang eh. Lahat mong ipinondar in just, you know, seconds. Kung tamaan ka ng lindol, wasak lahat. Lindol pa lang yun. Umanda kayo sa inyong kabuktutan kasi may pupuntahan kayo. Our Lord Jesus Christ will avenge us. And that is sure. He will exact revenge for us. Ganda ninyo yan. Ramon Insigne, nag-update si Mario Marcos kahapon. Tumawag sa akin si Mario Marcos. May mga sinabi siya, kaya lang, hindi na muna natin pag-usapan para makabuelo, hindi mapaginitan. Dings di Guzman, hay nako, si Peking BP, linilogaw daw, maglilicture daw sa mga parents. Na-discuss na natin to kahapon. Magpo-produce daw ng video para may gastusan po. Yan ano ang mga style nila. Pag nasa gobyerno, gustong gastusan. Gusto nilang gumastos. Pag walang gastos, walang ano. Walang biyaya. Di man sa kanila eh. Yung pera, ay di man sa kanila. Yan ang mag-ugali niyan. Kaya gustong-gusto nila yung mga ganitong mga crisis, gustong-gusto nila. I-extend na niya, extend. Para yung approval ng funding ang dali, ang release, ang dali-dali. Ganun ang mga ugali niya. Tapos, magpapasikat, covered ng media. O, na yan, namigay doon. Di man po nire-report ng media kung magkano yung binigay. Basta, triple yan. Laging overprice. Evelyn Moto, always watching you, sir. Enjoy listening about the Bible. Thank you po, sir. News up to date. Akala nila kasi lumalakas ang peso dahil malakas ang ekonomiya natin. Pero sa totoo lang, hindi naman po. Kaya lumakas ang peso kasi bumibilis ang dumadaming piniprint ng US na pera at nag-oversupply na. Yun ang totoo niya. Ang umihina yung Amerika, yung value ng fiat money nila, paper money. Sa atin kasi, kaya malakas yung peso, we have a gold reserve. Napakarami yung gold reserve natin. Yun ang totoo niya. Yung gold ng mundo galing dito sa atin eh. Yung gold nga ni Solomon galing sa atin eh. You see? Pinaniwala lang tayo nitong mga ulupong na to na tayo mahirap na bansa. Kung mahirap tayong bansa, bakit kayo interesado? Amerika, Europe, Vatican, ayaw tayong tantanan ng Vatican. You see? Di kayo nagtataka? Ayaw tayong tantanan. Kahit yung Espanya, pabalik-balik dito yung pumunta dito yung queen, si queen, anong pangalan ng queen ngayon ng ano? Pumunta rito, nakadaupang palad ko pa nga eh, nakamayan ko. Queen, sino yung queen ng ano?
pabalik-balik dito, at yung mga foundation po nandito, kung saan-saan. Sophia. Si Queen Sophia pumunta dito. So, iba reviews ako. Na, kamayan ko pa. Sabi ko siya. They use the religion, mga kababayan, to control us, manipulate us. Ganon. Ang religion po, ginamit nitong mga ulupong na to as a control mechanism. Kala ninyo, nilagay nila yung religion para po mapunta tayo doon sa langit? Hindi po yun totoo. Nilagay nila yung religion to control the minds and spirit of the people all throughout the world. It is not about the salvation of your soul. O, alam na ninyo. Takong totoong kaligtasan ng kaluluwa, hindi po religion ang ituturo nila. Ang ituturo po nila ang ating Panginoong tagapagligtas. It is about Jesus Christ. How to be saved. Paano maligtas ang ating kaluluwa? Iyon ang naririnig natin sa kanila. Hindi. Maririnig ninyo, human rights, politika, environment. Hindi ko sa inyo. Queen Sophia, ata yun sa Spain, Sir Dan. Oh, Queen Sophia. Nick Borromeo, pati foundation, mga kulto at sikta, nagpupunta rito para sa ating ginto, Sir Dan. Dinamit nila yun. Ang daming mga bagay na dapat nating matutunan po, mga kababayan. John Lapira, sana po makonsensya na mga sangkot sa panggigipit sa atin. Ayaw tayong tantana. Napakayaman ang ating bansa. Pinakang mayaman. This land, mga kababayan, is the land of gold. Mountains of gold. Alam ng mga leaders ng mundo from the ancient. Alam ni King Solomon eh. Kaya si King Solomon kumuha ng ginto dito sa atin. First class na ginto. Kala ninyo, Saudi gold ang maganda, Italian gold. Kasi yun ang Philippine gold po, Ophirian gold, Maharlikan gold. First class gold. Nandito po sa atin. Si King Solomon na pinakang matalino sa buong mundo, mapagamit mo ng bastan precious stone na hindi first class. Ana Carolio, opo, yan talaga ang pakay nila para bantayan yung kayamanan ng ating bansa. Tapos, pinaniwala tayo sa history na spice daw yung sadya nila rito. Iingitin ninyo kung paano tayo ginago ng mga Spanish historians, ng mga Jesuits, na yun din ang sinunda ng mga Filipino historians natin, sinulat sa, pati si Saide, hanga-hanga pa naman ako kay Saide. Kita ninyo. Pinaniwala tayo na gano'n. Golyo Ingay, gandang tangali, Brad, Dan, yung ibang magagandang babae sa mga squatter area, nagbibinta ng aliw para lang panggatas sa anak sa hirap ng buhay, hindi makapag-work, walang pera. Beth Molos, lahat mag-unite na dapat laban sa mga globalist occult na yan. Papi ko pasaway, hindi reliyon ang magliligtas sa tao, kundi ang salita at pananampalataya sa itaas, hindi sa mga ribolto na gawa ng tao. Hindi po dyan sa itaas. Ang dami dyan sa taas. Oh, may butiki sa taas. Sa ating Panginoon po, Jesus Kristo. Dapat specific po yun. Sa taas may araw, may buwan, may mga planets. Nandyan din si Satanas.
sa taas. So importante, specific po tayo. Kaligtasan po galing kaya Jesus Christ lang po, hindi diyan sa taas. Sa taas nandiyan yung anak ko. Nandiyan sa taas. Jig 7, kailangan makarating kay Mr. President ang katotohanan, mayroon solusyon sa nangyayari. Diyan nga po ang ating misyon. Rosalina Kasoga, sir, siguro dahil gold reserve ni Marcos, kaya tayo pinapaikot ng mga globalist para tayo umutang ng umutang. Tinanggalo ko tayo. Ba tayo utang para sa COVID? May gold tayo eh. Mr. President, kausapin lang po ninyo si Imelda Marcos. Dito po. Oh, ano? Ano po? Oh. Ano? Ah? Live kasi ako ngayon. Pwede mamaya ka namang tanong kasi may interruption kasi sa live. Okay? Mamaya ka namang tanong. Oh, sige. Nanonood ka naman. Kung gusto mo, mag-kwang ka. Mag-message ka na lang sa akin. Kasi pag pinakikinggan kita, siyempre pakikinggan kita, hindi na ako nagsasalita. Nainis naman yung mga nanonood sa atin. Tipo, Ramon Insigne, it was deposited po by Father Jose Antonio David, accompanied by his lawyer Ferdy. Hindi Antonio Diaz po. Jonathan Inares, si Amy Marcos po, gising na Kuya Dan at si Atty. Gadon, kinakalaban na ang mask at face shield. Na panood ko po yon. Ngayon nga po, tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa.